matagal na nating alam na sa ukay may pera. Pero mukhang ibang swerte ang kay Cher, live seller mula Zamboanga del Sur. Dahil sa kanyang ukay finds, may alahas. Ang cute! Proud na ifiniflex ngayon ng netizens sa TikTok ang kanila raw abot kaya pero quality bags. Balat to, madam. Ayan, may cord pa. Branded, authentic, at stylish pero hindi sing mahal. Nabili kasi sa Ukay. Kagaya na lang ng bags na ito na imported mula Korea. Ito naman, madam, shoulder bag ito, super liit. Na negosyo ng online seller na si Chernimi mula Gipos, Zamboanga del Sur. Malalaman po ang mga branded po kasi may mga code din po yan para hindi po kami mapapahiya sa aming mga buyer. Pero hindi lang daw siya malimit maka-jackpot sa nakukuha niyang mga ukay bag. Sa kaloob-looban din daw kasi ng mga bulsa nito. Minsan, merong nakatagong mga gintong alahas. Nakakuha na nga raw siya ng gintong singsing at singsing na may diamante. Mangyak-nyak talaga ako, sir, sa sobrang tuwa. Yung pinagkuhanan ko po ng bag, sabi niya, likas kang maswerte. Aba, sign na ito para sipat-sipatin ang mga nabili nyo sa Ukay. Ang puhunan ni Chernimi sa tinda niyang Ukay bags, 15,000 pesos na bawing-bawi na raw sa halaga ng nakuha niya ritong dalawang singsing na nasa 20,000 pesos. Pero sa Korean Bale, kalahati sa isang sako, branded po sila. Minsan po, 5 piraso lang po ang hindi branded. Kaya yun ang napipili ko po kasi mas mabibenta po sa amin ang mga branded. Ang laman ng isang sako, nasa 25 to 60 pieces ng bag na naibibenta niya mula 150 to 2,000 pesos kada piraso. Ang Ukay bags, isinusupply daw kay Chernimi ng kaibigan niyang online seller din, si Maymay mula Cagayan de Oro City. Hindi naman daw siya naiinggit kay Chernimi nung nakakita ito ng alahas dahil siya raw mismo. Sa bulto ng ukay, meron ding alahas na nahukay. May 18 carats na hikaw, singsing na 14 carats, bracelet na 15 carats, na ang kabuuang presyo nasa 50,000 pesos. Sobrang saya po namin kapag nakakita kami ng gold sa ukay. Kahit maliit lang ang value, kung pwede pa gamitin ng mga anak, ipapagamit namin. Sinasanla namin before is yung mga sira-sira, yung napuputol, ganyan. Samantala, sa isang linggo, nakakaubos daw si Chernimi ng 3 hanggang 5 sako ng ukay bags na isiniship niya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kada araw, kumikita raw siya ng hanggang 7,000 pesos. Kaya kahit papaano, nakakaluwag-luwag na raw sila ngayon. Nakatira lang po kami dati sa bahay tambakan. Wala kaming ilaw, wala kaming tubig. Sobrang hirap talaga dati sa... Kaysa ngayon, isang noodles, pag samasamahan namin, marami kami. Isang kahig, isang tuka. Marami pong nabago, saka nakapapaayos po ako ng aking bahay. Pakishare po, mother! Pero sa dinami-rami raw ng ukay bags na inila live sell, meron daw isa na sa hindi malamang dahilan, hirap siyang ibenta. Isang ladies bag na kulay itim na gawa sa leather. Hindi naman pangit talaga. Branded nga yan na bag eh. Siguro sa screen, kasi parang ano lang siya tingnan, sir, boring. Yung plain black lang. Isisale ko na ito, mga madam ko. Nariyang ibagsak presyo na niya ito. Mula 650 pesos hanggang 150 na lang. Pero wala pa rin nagmamine. Hanggang dumating yung auntie ko galing Osamis, naghanap ng bag dito sa bahay. In-offer ko na naman sa kanya yung bag. Sabi ko, sayo na tong bag, maganda ito, huwag mo nang bayaran. Ayaw din niya, naghanap siya ng ibang bag. Hanggang sa isa na naman niyang live sale kamakailan, ang dinidedma-dedma at tinatanggihang bag, naisipan niyang ilabas. At habang nililinisan ito ni Chermini sa bulsa nito, meron siyang kung anong nakapa.
nasa pinakailalim po ng lining niya. Kasi may butas pala yung kanyang zipper. May nakapa akong mga kumpol-kumpol. May swerte akong nakita. Iba yung kutob ko. Tumambad sa kanya ang isang pares ng hikaw na may diamonds at gold necklace na may pendant na hugis puso. Isang pagbukas ko, sir, na mga ako talagang napatulo ang luha ko. Pero tunay nga kayang ginto ang mga ito. Naka-jackpot na kaya siya? Susunod, online seller ng ukay-ukay mula sa Zamboanga del Sur sa ibinibentang second-hand na leather bag may nakuhang gintong mga alahas. Iba yung kutob ko. Ipinasuri ito ni Chernimi sa pawn shop. Inistitch ko yun sa tester namin, tapos ninintihan ko. Mayroon mga tatak sa isa't isa. Talagang... Yung bang mga nabili nyo po sa ukay, nabuting-ting nyo na? Malay nyo, baka meron din dyan, nakasiksik na yaman. Mangyak-nyak talaga ako, sir, sa sobrang tuwa. Ang swerteng natuklasan ni Chernimi, hinding-hindi nyo dapat palampasin. Napatulo ang luha ko. Susunod na. Sa paglilinis ng itinitindang ukay bag ni Chernimi mula Gipo, Zamboanga del Sur, meron siyang nasalat sa bulsa nito. Sa pinakailalim po ng lining niyan, may nakapa akong mga kumpol-kumpol. Iba yung kutob ko. Isang pares ng hikaw na may diamonds at pendant ng kwintas na hugis puso. Napatulo ang luha ko, sir. Ipinasuri niya ito sa pawn shop. Inistitch ko yun sa tester namin, tapos ninintihan ko. Mayroon mga tatak sa isa't isa, talagang... At dito, abot tenga ang ngiti ni Chermini nung natuklasan niya na ang nakuha niyang pares ng hikaw. 18 carats na ginto pala, nagkakahalaga ng 20,000 pesos. At ang necklace na may heart pendant, 18 carats din, na ang presyo umabot ng 30,000 pesos. Suma total, ang halaga ng nakuha niyang mga alahas sa tinda niyang ukay, umabot ng 50,000 pesos. Swerte! Tulong po sa akin yun, lalo na sa aking hanap buhay, dahil makadagdag puhunan po ako. Kapag ikaw ay nakakita ng isang item, meron kang obligasyon na dalhin yan doon sa mayor. After lamang magawa yung panawagan na yon, and the lapse of a period of 6 months, doon pa lamang pwedeng mai-award doon sa nakakita. May darating talagang swerte sa buhay natin na hindi mo ini-expect. Kahit bibigyan ka ng ganong blessing, kung hindi ka naman din mag-aayos sa pag-o-online, wala din pong mangyayari sa'yo. Talaga nga namang ang ukay bags na ito, old but gold! Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.